There were bells on her head, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me it's sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all. No, I never heard it at all. No, I never heard it at all till there was you. Till there was you. Till there was you. Till there was you. Thank you, Larny. Today, I'm with a woman, with a voice, a power, and a good heart. To share to everyone, we have one and only attorney, Heidi Sanchez Soriano. Magandang buhay po, attorney. Hi, good morning. Good morning. I'm happy to be here with you. Thank you for the invitation. Kumusta po, attorney? I mean, like, saan po kayo sa province ng Pangasinan? Actually, I am a native of Urbistondo, Pangasinan. I was born and raised in Urbistondo. I was born in August 10, 1975. And basically, based po ako sa Pangasinan. So, I mean, so talagang may root po kayo ng Pangasinense. Yes. So I'm a pure Pangasinense. Oh, that's great. So like Kabaluyan, something like that, right? Yes. They call it Pangalatok ngayon, something like that. So according to Heidi, pwede pong i-share niyo kung sino po si sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nanonood from overseas na nanonood sa atin, kung sino po si Attorney Heidi Sanchez Soriano. Ako po, like I've said, pinanganak po ako sa bayan ng Urbistondo. Ang parents ko po ay both educators, pareho po silang guro. And I've been a private practitioner for about 20 years because I passed the bar exam in 2000. And since then, I've practiced my profession up to the present. Ako din po ay nagtuturo sa isang university here in Pangasinan, sa College of Law po, sa Virgen Milagrosa University Foundation. It's VMEI before. Kasi, yes, opo. Actually, what do you call this?
Aral din po ako dyan ng HOPSEM during that time. Yeah. Oh. Mga ilang taon na po kayong naninilbihan sa ating kababayan sa Pangasinan? I actually served as a two-term councilor, municipal councilor in our municipality sa bayan ng Urbistondo. That was from 2001 to 2007. And I also served as the municipal vice mayor from 2007 to 2013. Then thereafter, nag-private practice po ako. And now, bumabalik po ako sa public service. Okay. So, but you are teaching in a... Yes. So in the College of Law sa VMU. It's now VMUF po. Okay. So, mga ilang... How many years you've been an educator in a... in a college? Actually, it's been 20 years na rin po. Dahil right after I passed the bar, I was offered a teaching position in that university. So since 2001 up to the present, I'm still connected and teaching with VMUF. Okay, so you mean, half of your life is in Pangasinan already. I mean, you have experiences like going to Manila or overseas, something like that. So lahat dyan sa Pangasinan ninyo, I mean, engineer ang inyo. Yes po. Opo. Although I spent about 4 years in Manila when I was in the law school sa UST po, University of Santo Tomas. But after graduation, while waiting for the release of the bar exam results, I went back home here in Pangasinan. Okay, pero yung education nyo, your elementary and secondary is in Pangasinan. So. Yes po, here in Urbistondo. And my college education, I took it up at the University of the Philippines in Baguio City. And I pursued my law education sa UST po. Great. Yeah. So, balikan po natin before, you know, because you were, when you were living in Urbistondo, Pangasinan, may mga nare-recall po ba kayong magagandang, you know, I mean, nangyari before? Kasi, you know what, I was born 1970, and, you know, my family is from Kawayang Kiling. So, dumadaan. So, during that time, napakahirap po pagdating ng, pag merong mga sakuna or any flood or whatever is, ang hirap po dyan noon. Meron po dyang, what do you call this, isang bridge na minsan nasisira. So, yes. Ano po ang Urbistondo ngayon? As of now, natutuwa po ako na magsabi na napakalaki na po ng improvement meron po sa bayan ng Urbistondo. Yung mga daan po, halos concrete na po lahat. And sa bayan pa lang po, talagang makikita na po, madami na pong establishments, ganun po. And even mga tao po, marami na rin pong pumupunta at bumabalik po sa bayan ng Urbistondo dahil malaki na po ang improvement talaga. Hindi po katulad noon na very parang silent, sleeping yung town. But now, talagang parang nag-boom po siya. Do you live in a city of Urbistondo po ba? In the town proper po. Sa poblasyon po. Okay, so, I mean, meron po ba kayong mga roots sa politika? I mean, in a politics? Kasi, di ba, I mean, yeah. Yeah. Within our family, sa Sanchez, my maiden name is Sanchez, sa Sanchez side po. Actually, I am the first in the family to enter politics. But right after my first term as a municipal councilor, I got married to a son of our the municipal mayor, yung politician po, family of politician. So parang dahil nasa family po ako ng politician, then nagdire-diretso na po. Okay, so maganda na po yung inyong yung path niyo, kasi from, you know, a lawyer, and then you are now in this kind of job. So, yes. Talagang mai-share nyo at maipapakita nyo sa buong Pangasinan at mga kababayan natin overseas na you are there to support, not only to support, but protect, you know, ang ating bayan ng Pangasinan. During your
So, ibig sabihin nung bata pa kayo, may passion na ba kayo na pumasok sa isang mga public servant or whatever na nagyayari ngayon? Actually, siguro, pwede ko ding sabihin pong ganun. Dahil sa school po noon, active din po ako sa yung student government. Active din po ako sa mga activities sa school. So, siguro in that sense, parang may ano na rin po ako, parang background somehow. Tapos, lalo lang pong na-develop nung parang naging aware na rin po ako sa surroundings namin here in our municipality. So, nagkaroon din po ako ng interest to join the public service. That's great kasi syempre nagtuturo din kayo. May mga estudyante kayo. So, na-i-share nyo yan sa kanila whatever experience you had. Diba po? Opo. I mean, like, so for now po, kasi po you are now serving the people of Pangasinan, meron, ano po ba ang inyong mga advocacy na, you know, I mean, ginagawa right now? I mean, okay. So, previously, nung nasa public service po ako, basically, nasa legislation po kami, municipal councilor and at the same time, yung position po ng vice mayor, that is basically a legislative body. And as of now po, I have filed my candidacy for the position of board member of the 2nd District ng Pangasinan. So, provincial board po yun. It's the same as the legislative body ng municipality po. Ang difference lang po is that ngayon, it is province, the provincial level na po. But since our main function is more on legislative works, yung tungkol sa pagpasa ng mga ordinances, resolutions, pag-review ng mga ordinances and resolutions din ng mga municipalities, ganun po. But aside from that, gusto ko din po kasing parang ma-emphasize yung capabilities po ng women group. Dahil, exactly. I mean, yes. Dahil sa totoo lang po, sa 2nd District po kasi, wala pa po actually naging lady board member ever. So, sabi ko, sana naman magkaroon din ng representation from the women group. Dahil pwede din naman po, kaya din naman po. So, since sabi ko, since may ma-i-offer naman po ako na service and capabilities, di susubukan ko po. Ganon. So, kasi gusto ko pong maging active po yung mga women. Pagdating po kasi sa women, marami pong sectors din yan. May mga solo parent, may mga jobless moms na nasa bahay lang. Meron din mga professionals na alam ko po na pwedeng may kayang gawin din to contribute something to the community. So, yun po sana ang gusto kong gawin. Apart from the legislative nature ng aking function, pwede naman po akong lumabas and meet or i-gather or mag-form ng group or association, or kung may existing group or association na ng women, gagawin po nating active and productive. Okay, so yan po is like you are pertaining to all the empower women in Pangasinan na sana talaga po. Yan po ang inyong advocacy na to promote power women empowerment in Taiwan. Sana Pangasinan. Po. So I mean like ano po yan attorney, like because you're talking about women empowerment. So pati po mga old, you know, I mean matatanda, I mean gagabayan niyo sila, gagawin niyo po sila ng mga, I mean like passion and everything. Yes po, pwede nga po tayong magkaroon ng parang consultative meetings with them para malaman po namin kung ano po ang pwedeng gawin, kasi we have different kind sectors or groups of women. Eh, sabi ko nga po, may solo parent, may jobless women, young and old, may senior citizen dyan, na pwede po tayo sigurong mag-devise ng plan or programs para po magkaroon po sila ng gagawin, especially in this time of pandemic na talaga pong affected tayo lahat economically. So, pwede po tayong makapag-isip kung ano po ang pwedeng gawin para maging productive po
amidst this pandemic. I see. So mga ilang provincial po ang hawak ng distrito niyo? Ang second district po covers 8 municipalities po. And that's Urbistondo, Basista, Mangatarem, Aguilar, Bugalyon, Labrador, Lingayen, and Binmalay po. Oh my God. So I mean like, so ngayon, this time, kasi nga you are you know, promoting your advocacy to all this town, you know? I mean, so binibisit niyo po ito mga ito. Ano po ang nakikita niyo ngayon sa pag-visit niyo sa different town sa inyong distrito? Ano po ang nakikita niyo na pwedeng niyong maipamahagi sa ating mga, you know, kababayan, hindi lang po dyan sa Pangasinan, pati ang ating mga kababayan overseas? Kasi syempre ngayon, nag-iikot na kayo. And then you are checking all what is the good and bad that you are going to do. You know, so ano po yung mga nakikita nyo, na-oobserbahan nyo sa pag-ikot nyo sa ating town ng Pangasinan? Lalong-lalo na sa distrito ninyo. So syempre po sir, dahil hanggang ngayon po ay nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng pandemic, although ang magandang balita po dyan is as of now po namamanage po ng provincial government ang ating situation, especially yung COVID cases natin. But considering na ganun po talaga kalaki yung impact ng COVID situation, ng pandemic sa ating lahat, and even in the entire second district po ng Pangasinan, talagang ang number one affected po kasi is yung kabuhayan nila. So although may mga binibigay po ang provincial government na mga ayuda, finances, tulong, syempre po dahil talagang madami din po talaga tayong kababayan, parang sapat lang for the time being. Pero yung kanilang survival talaga na long term, yun po yung kailangan pong parang ma-address. Kaya ang nakikita ko po, kung magkakaroon po ng initiative to make them parang active and productive, yun po, maganda po yun dahil parang tulong na rin po natin sa provincial government yun na mabawasan yung kanilang responsibility. Parang ganun. That's great. So, yun po ang inyong mga nakikita ngayon sa bawat, you know, I mean, town. Almost, yes po. You know, dahil po sa hirap and lalo na po yung nakakain natin araw-araw. Right. Opo, especially for all those like mga matatanda rin po kasi we cannot avoid that every town meron tayong mga women na talagang naghihirap din na kailangan din nating samahan sila. So I mean like Attorney Heidi, I mean like ano po ang masasabi niyo sa ating mga kabataan ngayon na nangangarap, you know, at ano ang masasabi niyo sa mga bata rin na gustong maging, I mean, you know, like you, as you from a lawyer and then become a public servant, you know, lalong-lalo na sa ating mga young lady na magiging woman empowerment, na ano po ang gusto niyong ma-encourage itong mga kabataan ngayon? Ako po kasi I have always believed in, you know, patuloy lang na mangarap, build your dreams, dahil totoo po yun, dreams do come true. Nasa atin din po kasi talaga eh yung kung paano po natin maaabot yung ating mga pangarap. Ang importante lang po, may drive po tayo, may will, may determination, at kung ano po yung opportunity na nandyan, let's just grab it, tapos make the most of it, dahil maaabot din po talaga natin ang ating mga pangarap in our own ways din po. Tayo din lang po. Sabi nga nila, let us do our best and God will do the rest. Totoo po yun. Ayun. So where do you get your strength po? Kasi ngayon is, you know, lahat ipinapakita nyo na sa ating kababayan ng Pangasinan. Yung, sa inyo po naghugot yung strength nyo to become, you know, empower, you know, sa ating mga kababayan. Kasi syempre, mahirap po yung ganyan ngayon. Kasi how many district you are going to visit and then pandemic pa,
So ngayon, syempre, this is your first time ba na tataas ang inyong, you know? So, yes po. Now, the stress, lahat ng pressure na sa inyo, paano po, saan po kayo kumukuha ng lakas? Oh, number one is prayers. And then, I also get my strength from my family na so very supportive din naman po. And syempre, from my experiences, na sa lahat po ng nakikita ko, nararanasan ko, in my day-to-day life, parang nagiging inspiration ko po yun to do more and to achieve more. Dahil sa akin po kasi, ayoko po nung kung ano po yung naabot ko, eh dyan lang ako. I want to achieve more hanggat may opportunity dahil kakayanin naman talaga po pag gugustuhin po natin. Ah, see. So talagang empower moment talaga si Attorney. Attorney, power na power talaga. So, before we end up our interview, Attorney Heidi, meron pa po ba kayong pwedeng, what do you call this, sabihin sa ating kababayan? Like, all our kababayan from overseas kasi marami po. That, ang aking show po kasi napapanood nila from overseas. So may mga natutuwa kasi nakikita nila yung mga taong, you know, I mean like running for, you know, candidacy. And then, syempre, ibang-iba pa rin yung nakikita kayo, nagsasalita kayo kung ano yung mga, you know, pinapamahagi nyo sa ating kababayan ng Pangasinan. So marami po ang nag-aabang talaga sa aking show na tinitingnan nila sino ba itong mga ito, sino ba itong mga ito. So ano po ang masasabi nyo sa ating mga kababayan na nasa overseas at the same time, the, you know, sakop ng ating, what do you call this, town ng Pangasinan? Ang masasabi ko lang po, una, mag-ingat po tayo dahil andyan pa rin po yung banta ng COVID virus. And manatili po tayong matatag dahil tayo lang naman talaga po ang makakatulong sa ating mga sarili. And isipin lang po natin na may lalo-lalo na po sa mga kababayan po natin abroad, may mga families po tayo na nandirito na nag-aantay po sa atin. So kailangan po nating magsumikap at magpakatatag at higit po sa lahat ay manatili po sana yung pananampalataya po natin sa Panginoon dahil siya lang din naman po ang makakatulong sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Ayan, Attorney Heidi, napaka-short ng ating pag-uusap. Gusto ko pa kayong makilala kung sino po talaga si Attorney Heidi Sanchez Soriano. So siguro, pasusundan natin ang ating interview na ito para po mas mahaba at mas makukuha pa natin kung ano po ang inyong mai-promote sa ating bayan ng Pangasinan. Attorney Heidi, maraming salamat po sa pagbigay ng time ninyo sa Apollo Smith Show. Maraming salamat din po. Good day. Have a nice day. Stay safe. Bye-bye. Same here.